So yan ho mga kaibigan, pinapaalam natin, baka sabihin nyo, di naman namin nabalitaan yan, Mang Jay. O yan, binabalita na namin sa inyo. Okay, eto na. Ganda ni Mang Pia ngayon na umix yung book. Eto ngayon ang hindi maganda para sa mga nag-online selling. Pero siyempre lahat tayo kinakailangan tumulong para magkaroon ng eksaktong pondo ang ating gobyerno, kasi hindi matatakbo ang ating gobyerno kung hindi tama ang pondo, no? Ang sabi ni Senator Pia Cayetano, talagang panahon na, digital na lahat ngayon eh. Isinampa po niya yung Senate Bill 250. Ano ba itong Senate Bill 250? Ito po yung katawagin eh pagbubuwis ng mga anong tawag niyan, yung pagninegosyo by way of digital. Kadalasan food delivery, mga Lalamove, mga kung ano-ano diyan, mga Grab, ano? Nakita nila sa pananaliksik apparently ng mga tao ni ng mambabatas, ano? Abay, there are about 12 million new digital consumers since pandemic. Since 2020, ibig sabihin, over the last 2 years, abay, ang dami palang nagninegosyo by way of the new media, no? New digital consumers, kung tawagin nila. 63% are from non-Metro Manila areas. And 99% of them intend to continue using the services even beyond the pandemic time, no? So, ito, kung di ako nagkakamali, si Senator, noong mambabatas pa siya sa mababang kapulungan, congresswoman pa siya. Hindi, senador na pala siya noon. 18th Congress, no? Nag-file na siya ng ganito, naabutan lang ng oras. Kaya hindi nakalusot. Pero this time, she has refiled it, and it seeks to level the playing field between the traditional and digital businesses by clarifying the imposition and collection of VAT from digital service providers. So yan ho mga kaibigan, pinapaalam natin, baka sabihin nyo, di naman namin nabalitaan yan, Mang Jay. O yan, binabalita na namin sa inyo. Ngayon pa lang, kung nag-online-online kayo, darating ang panahon, kinakailangan magbayad tayo ng buwis. Ha? Para naman sa ganun, makatulong tayo sa gobyerno. Okay? Speaking of government, ang problema ng gobyerno ay masyadong nandun sa Imperial Manila. Di ba? Nandun sa lahat, nandun na lahat. Kaya ang balak ng bagong administrasyon ng BBM Sara administration, i-decentralize ito. Ngayon, ang Office of the Vice President, ganitong ginawa. Umpisa pa lang, naglagay na sila ng mga extension office. Ngayon, meron na silang pang-pito. Noong August 1, binuksan na po yung satellite office ng Office of the Vice President dyan sa Bacolod City. No? Ara na na ang opisina ni Inday Sara kag mabulig siya sa tanan-tanan gid nga may problema. No? Kadtuan nyo lang sa Moser Building, Lacson Street Extension, Golden Fields Complex, dra sa Bacolod, no? Sa Negros Occidental. Okay? Kung hindi pa ninyo alam, dati opisina di kwan, o Office of the Vice President dito ay Dagupan City, ha? May isang alain dyan. Tapos naapod sila yung opisina na gibutang gituko diha sa Dakbayan sa Cebu, no? Satellite office gihapon na sa Office of the Vice President. Tapos sa mga kasangkaya natin, mga waray, meron pong extension office ang OVP, Office of the Vice President, dyan sa Tacloban City. Ha? Oh, mga senyori senyora, diha sa Zamboanga City, no? Estas Zamboanga. Zamboanga City, meron na rin extension office, ang Office of the Vice President. And then, dyan sa Tandag City, meron na rin pong extension office sa Surigao del Sur.